Okay, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Sa muli po, ako si Taong Gala. At sa araw na ito, ang ating pong vlog mga kaibigan ay isa na namang reaction video patungkol sa mga charity vloggers. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay si Hungry Serian the Wanderer. Sino ang hindi nakakilala sa isang banyagang tumira sa Pilipinas at naging pusong Pilipino sa larangan ng pagtulong? Si Hungry Serian the Wanderer ay gumawa ng mga charity mission dito sa Pilipinas. Ito ang tema ng kanyang mga vlog noong siya ay unang nakatira dito sa Pilipinas. Marami siyang mga Pilipinong natulungan. Subalit kung ating matatandaan, si Hungry Serian ay dumating ang malaking kontrobersya sa buhay niya ng kanyang pagbablog nung magkaroon sila ng inkwentro ni Mr. Chang. Ito ay isang banyaga na nagtitinda ng noodles na kanyang tinulungan. Sa kabila ng lahat ng kanyang ibinigay na pagtulong, ay tila bumaliktad ang panahon at siya pa ang nasisi. Mayroon pang usapin na ang mga bagay nito ay napunta sa usaping pagkakaso at pagdidemanda. Tumuloy-tuloy ang pagtulong ni Hungry Serian the Wanderer. Bagamat nabalitaan na lang natin nung ninakawan ang kanyang tindahan sa Las Piñas City. Pinasok ito ng mga magnanakaw at nilimas ang kanyang mga perang naroon. Makita natin na sa mga pangyayaring ito ay tila nawala ng gana si Hungry Serian the Wanderer sa pagtulong sa mga Pilipino. Kung ating titingnan sa kasalukuyan, ang kanyang channel na The Hungry Serian Wanderer ay mayroong 4.86 million subscribers. Pero kung sisilipin nating maigi, almost 4 months na huminto siya sa pagtulong. Sa channel na ito, ang kanyang pinakahuling charity mission ay surprising my driver who walks at 2.5 hours na binigyan niya ng motorsiklo. Pagkatapos nito mga kaibigan, nagbago na ang tema nang dumating ang kanyang magulang dito sa Pilipinas. Kumbaga, si Hungry Serian the Wanderer ay sumentro na ang kanyang mga topic sa kanyang pamilya. Ang tanong, bakit kaya? Ito ang maraming katanungan sa lahat ng mga taong nakasubaybay sa kanya. Subalit kung titingnan natin, mula nang maitopic niya ang kanyang pamilya, ay tila hindi naman nawala ang kanyang mga followers, sapagkat ang mga vlog na ito ay talagang bumenta at nagkakaroon ng mayroong 2.1 million views, mayroon 768, may 1 million. Tila hindi naman nadidihado sa panlasa ng kanyang mga followers. Ibig sabihin, kinakagat pa rin ng kanyang mga followers itong tema ng kanyang pagsentro sa topikong pampamilya. Pero ang tanong dito, hindi ba tayo nanghihinayang sa mga panahon na dapat kung itinuloy niya ang kanyang pagtulong ay maraming mga Pilipino ang makikinabang? Ano kaya ang nagdulot sa isang Hungry Serian the Wanderer na baguhin ang kanyang tema ng pagbablog at sumentro sa kanyang pamilya? Alam niyo po mga kaibigan, hindi ko man kinukundina itong si Hungry Serian, pero kung titingnan natin maigi, malaking pera po ang pinasok sa revenue niya nitong nai-topic niya ang kanyang pamilya. Ibig sabihin, maaaring napagtanto niya na pwede naman pala siyang gumawa ng vlog na tatangkalikin ng Pilipino kahit hindi siya tumutulong. Pero hindi natin maipagkakaila na ang puso ng isang Hungry Serian ay talagang tunay na tumutulong. Kaya lang natin na itopic ito mga kaibigan, sapagkat karugtong ito ng ating mga topiko doon sa mga charity vloggers na nawala. Balikan lang natin ang ating mga topic noon patungkol kay
King Lux, hindi huba at talagang naglaho na lamang. Subalit mabuti na lang sapagkat nagkaroon tayo sa masidhin nating paghahanap sa kanya, nagkaroon tayo ng mga idea na busy lang siya at sa takdang panahon ay muli siyang babalik sa pagbablog. Ito ngayon ang malaking katanungan. Babalik pa kaya sa pagiging charity vlogger si Hungry Sarian? 3 buwan na po ang nakalipas na ang tema ng kanyang mga topic ay patungkol sa kanyang pamilya, patungkol sa paglalakbay, nakasentro na talaga sa kanyang mga minamahal. Nakakapanghinayang ang katulad nito. Sa halip na tumulong siya, o makatulong siya higit lalo ngayon na malaki ang mga hamon na hinaharap ng ating mga kababayang Pilipino sapagkat nagtataasan ang presyo at talaga namang dumarahop tayo sa malaking challenge sa ating buhay. Ang malaking katanungan, ano ang nagtutulak sa mga charity vloggers na mag-shift, magbago ng kanilang mga topic? Ano ang nagtutulak sa kanila para pansamantalang maglaylo, maging matamlay sa larangan ng pagtulong? Sa ating pag-iimbestiga at pagtatanong, may mga puntong pwede nating ikonsidera. Una, marami din sa ating mga Pilipino ang nagsasamantala sa mga katulad nilang vlogger na tila ang lahat ay inaasa na rin din sa kanila. Kapag hindi nakapagbigay, magiging basher na nila. Ibig sabihin, tila gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, may basher ka na. Mayroon nga akong nakilalang isang vlogger, ayon sa kanya, para mas mabilis kang lumaki, kalabanin mo ang lahat ng mga malalaking vlogger. Total, tumulong ka naman, may basher ka rin. Edi, kalabanin mo na rin sila, may basher ka pa rin doon. Pero ang maganda, malaking posibilidad na mabilis ang pagtaas ng iyong channel. Tama nga naman, may punto sila. Ito kasi ang nakakasakit na katotohanan. Ilan sa ating mga charity vloggers, lalo na yung mga nag-uumpisa, ay mabagal ang suporta na ating ibinibigay. Maliban sa ini-skip pa minsan ng ating mga kapwa, manunood ang mga ads ay talagang kahit sabihin natin nakakatulong na binabash pa rin sila. Pero tunay naman, sapagkat hindi naman natin may pagkakailan na hindi natin mailalagay sa isang lugar ang bawat taong nanonood sa atin. Kayo mga kaibigan, isang malaking katanungan gusto kong tanungin. Gusto kong himay-himayin at pag-usapan natin. Bigyan natin ng idea ang ating mga manonood. Ano ang isang bagay na nagtutulak sa isang charity vloggers para maglaylo, maging matamlay sa larangan ng pagtulong? At ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit ang isang Hungry Sarian the Wanderer ay nag-shift, nagbago ng kanyang mga topiko at naging sentro ang kanyang pamilya? Sa tingin nyo, hindi na ba siya babalik sa pagtulong? Well mga kaibigan, pagtulong-tulungan nating sagutin ang mga katanungan ito. Asahan nyo po, part 1 pa lang ito. Sa susunod na ating paghihimay ay titingnan natin at mas papalalimin pa natin ang mga katanungan ito. At sana po ay mabigyan natin ng kasagutan kung bakit ang isang Hungry Sarian the Wanderer halos 3 buwan na ang nakakalipas ay wala siyang vlog patungkol sa pagtulong. Hello, shoutout po mga kaibigan sa ating mga kaibigan at bagong kapamilya, ang ating pong Team Ayuda Revive. Andyan po sila Jim Vians, Ate Ligaya, MSB, Merly Season Vlog, Teta Mel, yung iba pa nating mga kasama dyan sa Team Ayuda Revive, at siyempre ang ating pong Team Bornival. Mula po kay Shirley at si Admin Bornival. Bigay-bigay love shoutout at sa lahat ng mga nakilala pa natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Efren, your friend, kay Jense, MCTV, at syempre sa iba pa nating mga kaibigan na nakilala. Doon po sa ating pong mga kaibigan na patuloy na nagsusubaybay ng ating channel. Maraming salamat po sa inyo, at sa susunod po ay isa-isahin ko po kayong ma-shoutout.
hanggang dito lang po muna. Sana po, comment down below lang po kayo mga kaibigan patungkol po sa topic nito. Maraming salamat po sa inyo.